Linggo na naman at isa na namang episode na siksik po sa kalaman tungkol sa agrikultura at sangkahayupan ang ating pagsasamahan. Ang manok po, ang lifespan niyan usually 9 to 12 years. Pero meron pong isang manok, naku po, lumampas po dyan sa lifespan na yan, halos dumobli pa. Ano po yung manok na yan? Aba, mamaya, sasagutin po natin yan. Ito po si Charlie Cruz ng Candice Game Farm. Tutok lang po sa AgriTV. Hayop ang galing. Napakarami po ng pangangailangan sa ating mga manok panapong. Ayan po, hindi lang po yung mga pang-derby kasi po, no, kadalasan natutuon po yung pansin doon po sa mga pang-derbing labanan. Marami po ron, maliliit po yung mga espasyo na pag-aalagaan nila. So, gusto nila ay aalagaan na lang nila. Kaya kadalasan binibili po nila yung mismong yari na panglaban na. Pero ngayon po, may bago nga, sabi ko nga, yung pag-aalaga naman na mga sisiw ng panabong na isusupply natin sa kanila. Kung papasukin po natin itong pag-ibenta ng ating mga day-old chicks, ng ating mga panabong, napakahalaga po, breeding materials. You must pay extra attention dito. Kasi po, marami tayong dapat isaalang-alang. Ano ba yung hinahanap ng merkado natin? Ano ba yung gusto nila? Kasi po, sila po yung eventually bebentahan natin itong ating produkto. So, simulan natin, broodcock o broodstag. Ganito po, no? Ako kung hahanap ako, ganito yung mga hinahanap po natin, ano, na tama yung istasyon. Medium high station na magaganda ang buto. Ito, kung titignan nyo po itong manok na to, ganda yung mata, ayos yung binti, ayos yung hita, kasi po ito yung hinahanap ng ating mga kanga ay magiging parokyano. So, it's a must na kumuha tayo sa isang reputable na breeder kasi syempre, kung tayo naman po ay hindi naman talaga naglaban, so hindi tayo talaga nakabuo ng pangalan. Kumbaga sa ano, carry over, yung pangalan nila kasi ito, binili natin doon sa ating mga breeder na yan. Kailangan meron pa rin po tayong batayan. Una nga po, gusto ko yung pumpula yung mata. Ayan po, no? Mapulang-mapula. We must pay extra attention doon sa body conformation. Hindi lawit na lawit ang pitsyo. Tama lang yung pitsyo. Huwag naman yung ikanga ay parang halos wala ng pitsyo. Ngayon, itong binte at itong hita ay inyong titignan maigi. Kailangan ito pong hita ay mahaba. Kasi po, yun yung kailangan natin palabas dito ay mga high station na chicken. Ngayon po, tignan maigi, baka yan ay pike ang mabigay sa inyo. Pero normally yan po, maayos, pero maganda na nag-check tayo. Of course, yung kabuuan po ng manok, titignan natin yung angulasyon ng buntot. Ayaw natin ng medyo naka-squirrel tail na ganyan. Kailangan maganda yung angulasyon po ng buntot. Of course, yung pong feathering, ano, hinahanap natin yung tight yung feathering. Medyo kapit ng konti yung balahibo, of course, alerto. Ngayon, ano ba yung linyada? That's another thing, hindi ba? So, tingnan natin, ano ba yung mga hinahanap dyan? A lot are looking into medyo gwapo ng manok. So, pwede tayong humanap ng ganon. Kung meron tayong broodcock, siyempre, kailangan merong broodhen. Ayan, medyo ka nga, mas careful dito tayo, no? So, ako hinahanap ko broodhen, of course, kailangan ganun din. Gwapa, yung mata maganda. Ang mahalaga po para sa akin dito, yun din pong mga binti nila, yung hita nila, maganda yung balanse. At ang isa pa po, yung po, ito, yung buntot din po, maganda yan. Kasi po, ayoko nang nakaganyan. Tama lang yung angulasyon ng kanyang buntot. Ngayon po, napahalaga rin po rito kung paano bumaga yung buntot sa katawan niya, sa pakpak niya. And then of course, the bloodlines. Hanggat maaari po, sabi ko nga, para medyo mas makamura kayo, ang pagsimulan ninyo ay two-way crosses. Ngayon, pag kumuha kayo ng two-way crosses, halimbawa po, ang kinuha ninyo is Red Quill cross sa Melsims Black. So, kung kunin niyo inahin, it could be ganun din. Halimbawa po, it could be 3/4 Red Quill, 1/4 Melsims Black. Halos magka-pamilya sila. Bakit po? Dahil po, yung mga mamimili natin, marami diyang gusto nila, hindi multi-crosses, para po magagamit pa rin nilang pang-breeding. Ito isang tip. Yung pong mga mata nitong ating inahin, sa ilalim po niyan, angatin nyo yan, o dito, ibaba nyo yan. Pag ito po ay maputing maputi, yun ay senyalis na nagkasakit po dati nung bata yan. So hanggat maaari, inaaboy ko po yun. Ayoko rin po kumuha nung malalim ang bangka-bangkaan. Ito po, pag malalim yan, ibig sabihin nagkasakit yan. Ito, maganda, kita nyo. Pulang-pula mata, maganda yung kulay niya, tapos healthy-healthy talaga, itsura pa lang. Tino yung balansi niya, o pag lumakad, ayun, gwapang-gwapa. Isa yan po sa kailangan nating pagsimulan para po mas maging ikaw nga ay malapit sa tagumpay itong ating pagbebenta ng day old chicks
pay extra attention po sa ating mga breeding materials.